Good morning, Grade 11, and welcome sa discussion ng inyong Module 4, which is the challenges of middle and late adolescence. No? So, kayo ay nandun na sa late adolescence. No? Yung 12 na sinasabi dito sa book, by the way, kung meron kayong book na nandyan sa inyo, mas maganda habang pinapanood nyo to ay sabayan nyo rin ako sa pag habang finiflip ko yung book mamaya ay hindi na discuss itong topic na to. No? And for some na nakapag-produce, nakapaggawa ng kanilang mga questions dun sa first journal na sinabit sa akin, hindi ko pa nakikita yung mga journals ngayon eh. Dun sa mga, kung mapapansin nyo sa mga notebook ninyo, meron akong nilagay na mga notes dun sa mga questions ninyo. Now, hindi kasi lahat ay naglagay ng concerns, no, as adolescents dun sa journal nila. Kaya wala ko na isagot sa kanila. Pero dun sa iilan na merong really concerns, ay sinagot ko sa abot ng aking makakaya, no, yung kanila mga questions. Given my background and my knowledge na rin, no, at least na-provide ko sila ng answers. And praying na sana yung iba dun ay tama. No? Hindi ko naman sinasabing perfect yung mga sagot ko dun sa mga questions ninyo. But at least kahit papaano man lang nakaluwag-luwag sa inyong pakiramdam yung mga naisagot ko sa inyo, mga na-impart ko sa inyo na mga mind setting and what to do, no, doon sa mga problems niyo. Now, yung doon sa mga problems ng iba, kasi binabrowse ko to nung pinag-aaralan ko, nasagot ko na pala. And their concerns, yung concern ng karamihan sa inyo ay kasama dito sa 12 na to. So sana mabalikan natin, maintindihan natin. Yun yung purpose ng ano eh, ng discussion na to. Maintindihan natin, maintindihan nyo kung bakit nyo ba pinagdadaanan yung mga challenges na to. Almost majority naman sa inyo ay dinadaanan itong 12 na to. No? At mas maganda na dahil nadadaanan ng lahat, dahil nahihirapan tayo kung paano itawid yung mga pinagdadaanan na to, tingnan natin kung ano yung explanation ng libro dito sa subject natin kung bakit natin pinagdadaanan yung mga bagay na ito. Okay? So, let's begin, ano? The challenges during adolescence. Hanggang 12 ito. So, simulan natin sa number 1. Attitudes and behavior toward sexuality and sexual relationships. No? Yung muna, ano yung attitude natin regarding kapag topic natin ay sexuality, no? Kapag ang topic natin ay sexual relationships, no? Ano yung mga yun, sir? Ito yung mga pakikipagrelasyon and you are starting to explore kung ano yung mga napapanood natin sa movies, no? Kapag mga kilig moments, kailangan merong kiss, merong yakapan, no? Yung mga, yun yung sexual relationships, no? And yung pananaw din natin regarding sa sexuality. So lahat kayo, sabi nga yung discussion natin last time, puberty ang pinag-uusapan natin. And kasama sa pagdaan dun sa puberty stage, dadaan dun yung parang gusto natin mag-explore kung ano bang meron doon sa topic na yan regarding sexuality, sex, relationships, no? Yung mga napapanood natin, alam niyo na yun kung ano yung ibig kong sabihin doon sa mga napapanood. Okay, pero dito sa libro may explanation siya. Puberty drives the adolescent to experience surges of sexual desires. That's natural actually. Kasi katawan natin ay talagang instinct natin yun, no? Instinct ng pagiging tao yung mag-reproduce, na pag-usapan natin yung reproductive system. No, it's natural, no? Na magkaroon tayo ng mga ganong surges, no? Sabi nga dito, surges of sexual desires or urges ng mga sexual desires, which often lead them to experimentation and exploration. While this is often healthy to engage in, there is a danger of losing control over one's sexual drives. No, kaya ino-open din matagal ng ano, panahon pa namin. Ino-open na to na bakit hindi maglagay ng sex education sa mga schools, no, para walang nadidisgrasya. Kasi nga, pag hindi maganda ang knowledge natin, pag hindi proper ang guidance sa atin, nagkakaroon ng ano to, nagiging mali yung pag-treat natin doon sa sex, no, sa term na sexuality, nagiging mali. And alam natin nagiging mali kasi merong nadidisgrasya, no? Merong maaga nagkakapangasawa, merong mga teenager pa lang ay teenage pregnancy na topic, may nagtanong na isa ng ganun eh.
bakit daw maraming teenage pregnancy ngayon. So the my immediate answer with regards to teenage pregnancy, yun nga, hindi kasi proper yung guidance and knowledge ng mga teenagers today regarding the topic of sexuality, no? And sometimes yung emotional need na hinahanap ng mga babae, for example, lumaki yung babae na yung batang babae without a good walang masyadong magandang image ng lalaki sa tahanan, no? Image ng tatay sa tahanan, walang ganong power sa loob ng tahanan, yung teenager minsan parang ine-equate niya sila with emotional need. Kasi yung mga babae na lumalaki without a father, sometimes, hindi ko nila lahat, ay pag nag-edad sila ng ganyan sa inyo, pag merong nagpakita ng motibo sa kanya, merong nagpakita sa kanila ng care, merong nagpakita sa kanila na sila ay minamahal, no? Parang ine-equate nila na, which is hindi nila na-feel sa loob ng bahay dahil nga wala ngang father figure, minsan ine-equate nila yon into love, which is doon nagkakaroon ng mali. Now, kapag napakita na, no, yung itsura ng mag-boyfriend at girlfriend, si girlfriend pala ay walang image na ganun sa bahay, ngayon makikita niya minsan na kapag hindi ko binigay, sabihin natin, pag hindi ko binigay yung mga pangangailangan ni boyfriend, baka iwanan niya rin ako, kagaya nung ginawa nung tatay ko sa akin. No, lumalaki ako, iniwan kami. Now, itong guy, si boyfriend na nagpapakita ng care sa kanya, baka umalis din sa kanya kasi ayaw niya na ulit maramdaman yung feeling na inabandoned ng father figure. Ngayon, tinitingnan niya si boyfriend na nagsusupply ng ganong emotional need, no? So, ang immediate explanation ko, bakit merong nagde-dwell na nauuwi sa ganon, minsan kasi emotional need, no? Emotional need. Kala nila pagmamahal, but in reality, it's just an emotional need. Kaya sana maging aware yung mga kababaihan dun sa mga ganon. Huwag natin i-equate si love into emotional need, no? Marami tayong pwedeng pagkunan kung may kulang sa loob ng bahay natin. Marami tayong pwedeng ibang panghugutan ng lakas. Hindi yung ine-equate agad natin, sinusuko agad natin yung bataan, no? Dun sa lalaki. Eh, hindi ganon, emotional need yun. Minsan kasi pag hindi proper, yun yung sinasabi ko kanina, nauuwi tayo into pregnancy. Kasi nga, ine-explore natin, no? Aside from exploration, kasama na rin dun yung emotional need na ito lang yung lalaki na nakakapagparamdam sa akin ng ganon, hindi ko hahayaang mawala siya. Kaya hanggat maaari, kung ano yung kailangan niya, ipoprovide ko sa kanya, huwag niya lang akong iwan. So yun ang resulta, pregnancy yung result. Okay? So that's attitude toward sexuality and sexual relationships. Also, gusto ko ring i-point out dito sa number one with regards to sexual yung sa responsibility, no? So sa first, second, sa third paragraph ako ng page 51, ano? Responsibility implies dealing with one's sexuality as part of establishing a healthy self-concept and self-identity. So yung discussion natin previously with regards to knowing oneself and malaman kung ano yung personality natin, sana makatulong yun. Sana meron kayong napuntahan doon, ano? Meron kayong nayakap na personality doon, na identity doon. Kasi yun yung mag-unang ang pagtanggap sa sarili. Hindi yung sinasabi ko kanina, ang kakulangan sa emotional need, no? Kung kulang ka sa emotional need, kung ikaw mismo ay na-identify mo yung sarili mo, natanggap mo yung, alam mo yun, yung feeling ng babae na hindi ko nga kaya tanggapin yung sarili ko, pero siya kaya niya akong unawain, no? Ang gandang pakinggan, pero in reality parang hindi siya nakakatulong. Kasi bakit kailangan mo ng ibang tao para magparamdam sa'yo na importante ka? Bakit kailangan mo ng ibang tao na magparamdam sa'yo na special ka? Whereas, kung na-identify mo yung sarili mo, kung sino ka talaga, nakilala mo yung sarili mo, that's one way of accepting, and hindi mo kailangan ng ibang tao para mabuhay. Yung iba kasi dahil hindi nila kilala yung sarili nila, parang nakadepende sa ibang tao yung kanilang worth, no? Samantalang kung ma-identify nyo kung sino talaga kayo, kayo mismo sa sarili nyo, alam nyo na worthy kayong tao. Okay? That's what when it comes to
being responsible when in terms of sexuality and sexual relationships. Hindi mo kakailangan ni, anong ibig sabihin mo dun, sir? Hindi mo kakailangan ni ng ibang tao na magparamdam sa'yo na importante ka eh, kasi kilala mo yung sarili mo. Na? Hindi mo kailangan ng ibang tao para iparamdam kung sino ka. Kasi ikaw mismo, kilala mo yung sarili mo. Hindi mo kailangan si boyfriend or si girlfriend na iparamdam yun sa'yo. Okay? Also, may definition si psychology dito sa when it comes to love. Love is genuine when the intent is to help the other person develop his or her talents and potentials according to personal values and to encourage them to become a better person. Okay, so isang napakagandang, ako may sa mga previous videos ko na discussion, meron ako mga tips dun sa mga babae, even sa boys, para malaman nyo kung sino talaga yung magandang sabihin natin jowain or papayagang manligaw sa inyo or liligawan. Now, isa rin to, kung gusto niyo talaga ng genuine relationship, no, kung hindi na kayo makapag-antay talaga, so pakilagay naman to sa mga checklist niyo kapag magpapaligaw kayo, no. Pakilagay na lang sa checklist. Kung sakali lang na hindi na kayo makapag-antay, pero kung pwede mag-antay, mag-antay na lang, ano. Love is genuine. Now, yung lalaki or yung babae na nagpaparamdam sa iyo, dapat alam niyo yung mga nakakasakal na tao na ang daming bawal, no. Na kahit na tungkol na sa pangarap mo, na tungkol na sa mga ikabubuti mong mga bagay, ay kinagagalitan pa. No? For example, ito mga very basic. Kunyari, hindi lang makakapag-text o makakapag-chat, ano? Kasi nag-aaral. Yung kabilang party magagalit kasi nga wala na raw time sa kanya. Now, kapag ganun yung tao sa inyo, na mas gusto niyang unahin pa siya kaysa sa pag-aaral niyo, ay ibang usapan na yun. Dapat, you lift each other up, no? Hindi yung pareho kayong hindi mag-aaral kasi nga nakakakilig yung part na yun, no? Mas inunan niyo yung kiligin kesa mag-aaral. Hindi maganda yun, no? Kung love ang pag-uusapan, ngayon kung gusto niyo lang talagang kiligin, bahala kayo sa buhay ninyo. Pero yung sinasabi dito sa atin ng book, yung genuine love, kung gusto niyo talaga ng genuine love, ay yun ang hanapin natin. Okay? Yun. Love is also based on respect for each other's person's uniqueness. No? Maganda dito yung na-appreciate ng tao na uniqueness. Hindi niya sasabihin na ako nga ganito, dapat ikaw ganito rin. Ay, hindi pwede yun. No? Hindi pwedeng kung ano yung gusto mo, dapat gusto ko rin. No? Hindi pwedeng dahil si Guy ayaw niya, ano ba ito yung mga K-pop. No? Kunyari si Guy ayaw niya sa mga K-pop, dapat si girlfriend ayaw din sa K-pop. No, accept each other's uniqueness. Now, kung si babae ayaw mo ng basketball, huwag mong pilitin si Guy na huwag pumunta sa basketballan. No? Hindi ganyan. May uniqueness tayo. And genuine love would tell us na yun yung mahalaga kung gusto nating makita yung genuine love. Nirerespeto natin ang uniqueness ng isa't isa regardless kung ano yung uniqueness. Wag lang bad habits, ha? Bad habits. Ibang usapan yun. Sinasabi natin sa mga hobbies or yung, alam mo yung mga talents na gusto niya. Magaling mag-basketball si boyfriend mo, tapos pagbabawalan mo pumunta sa basketballan. Ano yun? No? Kunyari si girlfriend, ang galing-galing mag-drawing. No? Ang pagdodrawing naman, hindi naman basta-basta tinatapos yan. No? Ang sabi nga dun ay, don't rush art. Diba? Sabi nga, kaya lang ikaw gusto mo madaliin. No? Dapat tapos na yung ginagawa mo. Dapat tapos na yung dinodrawing mo. Dapat ako na yung kausap mo ngayon. No? Meron yung demanding na tawag natin. No? So maging careful kayo dun. No? Okay, so that's when it comes to love. No? Kung gusto niya ng genuine love. Now, again, kung gusto niya ng kilig-kilig lang, bahala kayo sa buhay niyo. Basta sinisigurado ko lang sa inyo, kung ano yung nakasulat dito sa book, yun yung definition ng kung ano talaga yung genuine love. Kung hindi yung mga basta kilig-kilig lang na good for 3 months lang. No? Salamat na ako naka 3 months. Yung iba nga, weeksary lang eh. Hindi na inabot ng monthsary. No? Kasi yun nga yung tinitingnan. No? And lastly, sa number 1, the adolescent is also prone to exploring pornography, no? Which usually starts out of curiosity. Now, kapag pinag-usapan natin girls and boys yung pornography, ano ba yung mali dun, sir? Ano ba yung nagiging negative impact? So, hindi kasi visible sa inyo.
na lalo na kung sa inyo nag-explore pa lang kayo, parang hindi visible sa inyo kung ano yung mali doon. Well, kapag nanonood tayo or nakakakita tayo sa mga magazines ng pornography, no? Pag sinabi na kasi nating pornography, merong mga sexual content yung mga bagay na yun. Kahit na simpleng sexual content lang, for example, FHM, no? Simpleng magazine lang siya, hindi naman ganun kalala masyado, sabihin natin. Pero merong content, especially yung mga write-ups doon, na talagang, kumbaga sabihin natin, X-rated, ano? Yung mga content doon sa FHM. Ano yung mali doon, sir? Hindi kasi namin na, hindi namin ma-accept at ma-realize kung ano talaga yung mali doon. So, mga kapatid, ang mali doon kasi, masyado nating ginagawang object ang sex, no? Kapag nanonood tayo or nakakapakita tayo ng pornography, hindi kasi siya genuine, no? Kasi kapag sinabi natin sexuality or sex, it's God-given, sabihin natin na ngayon. At ginagawa lang yan ng mga couple. No, dahil sa kakapanood natin ng ganun, parang nagkakaroon tayo ng realization, nagkakaroon tayo at the back of our minds na object lang siya. Minsan si lalaki, tinitingnan yung babae as an object. Tinitingnan ni babae si lalaki as an object, no? Kaya nga meron kayong mga terms minsan na ano to? Basta yung mga terms nyo ngayong mga kabataan na nag-objectify. Pag sinabi natin object at tingin nyo, gamit, no? Tingin nyo sa lalaki, tingin nyo sa babae, gamit na pwedeng gamitin, no? Yan ang resulta ng kakapanood at hindi tama yung konsepto sa sexuality. Tinitingnan natin yung isang tao na merong sariling uniqueness, merong sariling essence, merong sariling ganda, merong yung alam niyo yung beauty ng sexuality, yung beauty ng tao. But because of pornography, you're not seeing that person as something beautiful, but something as an object ang tingin mo dun sa tao. Yun yung nagiging mali dun. So pag ngayon, kung tinitingnan natin ang isang lalaki o ang isang babae, at bagay ang tingin natin sa kanya na gusto nating makuha, yun yung nagiging mali dun. No? Natingnan natin, kasi yun yung sa pornography nakikita natin eh. May bagay dyan, pwede mong makuha. Yung sex, pwede mong makuha. Anytime. No? Kahit kanino. Parang ganun yung binibigay ng pornography eh. Which is hindi naman ganun talaga yung sexuality. Mali yun. Okay? So next is academic concerns that we're in number 2, page 52. Okay, so when it comes to roles, no? Sa minsan hindi naman kasi pag sinasabihan ko yun ng mga teachers nyo mag-aral kasi kayo, your consideration, your priority should be your studies. Kasi nga, estudyante kayo. Now, lalo na ngayong pandemic, hindi naman tayo lahat ay basta nag-aaral lang. Marami sa atin ay gumagawa din ng module ng mga kapatid natin. Meron sa atin na nagtatrabaho. At marami sa atin ang naiiwan sa bahay and to do household chores na iba sa pagiging basta estudyante lang. Kasi minsan yung mga teachers natin, yun ang dinadiman sa atin eh. Parang hindi nyo alam kung ano kayo ah. Estudyante kayo, diba? So dapat nag-aaral kayo. So yun yung doon nagkakaroon din ng another challenges when it comes to number 2, which is academic concerns. Yung nagiging challenge doon ay ang dami kong inaasikaso. Hindi ko alam kung sino na yung kung ano yung ipa-prioritize ko. Okay? Ayun. Pero what is the proper attitude a learner should have? So, ano daw yung proper attitude nyo dapat when it comes to academic concerns? Baka bumagsak, kasi yung mga concerns niya baka bumagsak, baka hindi ako maging honor, baka magkaroon ako ng line of 7, deadline, no, those are concerns. Tapos papasok pa dyan si gawaing bahay, papasok pa si finances, no, nagiging hindrance, nagihinder sa pagiging estudyante natin. Okay? So, being responsible is called for when dealing, sa second paragraph ako ng number 2, dealing with academic challenges. Be aware that academic grades are not the only indicator of learning. Okay? Maging ano kayo doon, ha? Academic grades are not the only indicators of learning. So, hindi lang kayo nag-aaral para sa good grades. Nag-aaral, hindi ko sasabing huwag kayo mag-aaral, ha? Kasi may ganung picture tayo na
wag na mag-aral kasi pagdating naman ng ano, hindi naman magagamit yung math, hindi naman magagamit yung psychology. Pagdating ng panahon ng trabaho na ako, bakit pa ako mag-aaral? Bakit pa ako magnanais ng 90? Eh, pasado rin naman ng 75. May mga ganun kasing mentality. Pero ano ba, ito yung sinasabi natin na academic grades are not the only indicators of learning. Kailangan mo magpursige sa paggawa ng modules, projects, pag-intindi sa mga offline videos ng inyong mga teachers, kasi discipline, openness, perseverance, diligence, excellence, curiosity, analytical and critical thinking, memory, understanding, cooperation and teamwork, respecting others, people's opinions and beliefs, social interactions, leadership and followership are some of the important skills and values that an adolescent student can also learn while in school. Di ba? Ang dami. Hindi ka lang nagpupursige sa pag-aaral para makakuha ng grade. Maraming factors ang nabibuild up sa'yo. Maraming characteristics and attitudes and behaviors ang nabibuild up sa'yo pag binibigay mo ang 100% mo sa pag-aaral. Okay? For example na lang si Sir. Noong nag-aaral ako dito sa SAA, hindi naman ako ganun hindi talaga ako competitive na tao, especially when it comes to academics. Hindi ako competitive. Pumapasa lang ako, average student ako. Pero pag nandun sa exam, binibigay ko yung lahat, no? Pag examination, mag-aaral din talaga ako. Hindi ako yung tipong lukulukong bugoy lang na kapag exam, aasa na lang na mangopya, especially sa math, no? Nag-effort ako. Pero nung panahon na nandito ako nag-aaral sa SAA, hindi ko ma-realize kung para saan yun. Pero nung nag-college ako, yung diligence sa pag-aaral, yung perseverance, yung tipong pag-exam, kailangan ko talaga mag-review. Kapag submission, yung pagpapa-outline ni Sir Ramil, no? Kala nyo kayo na nakaranas yan, naranasan ko yan. Pero yung mga simpleng ganung sabihin nating mahihirap na pinapagawa ng mga teachers, mga kapatid, nung dinala ko yan sa college, nung nag-seminaryo ako, napakalaki ng advantage ko sa mga kaklase ko. Kasi alam ko yung pagtsatsaga sa pag-aaral. Hindi ka matalino, pero alam mo yung diskarte ng mga matatalino, alam mo yung diskarte para mapadali yung mga bagay-bagay. Iba yung, yun yung isang naging result sa akin. Hindi ako, wala akong award, maliban sa extracurricular awards nung graduate ako dito. Pero yung mga nasa top na yan, wala ako dyan. Pero yung diligence sa pag-aaral, yun yung nakuha ko. No? Kasi nakalagay dito yung diligence, perseverance, excellence, yung hindi pwede yung pwede na. No? Ganun siguro yung nabigay ng academic sa akin nung dito pa ako sa SA. Palaging hindi pwede yung pwede na. Palaging dapat presentable yung mga ginagawa ko. Dapat yung grades ko presentable. No? Hindi ko pwedeng bigyan sila mama ng mga line of 7 agad. No? Kailangan presentable kahit na 83, 84. Okay na yun. Basta wag lang line of 7. So, naitawid yun. No? Kala ko basta nag-aaral lang ako. Pero nung dumating ako sa college, ngayon, naintindihan ko yung perseverance, yung diligence, and preparation. No? Mahalaga yun na natutunan ko. At hindi ko yun natutunan kung saan lang. Natutunan ko yun sa pag-aaral. So, sana kayo ganun din when it comes to academic concerns. Hindi natin tinitingnan si ACAD as paghirap sa ating buhay. And sana lahat ng ginagawa natin, each activity ginagawa natin yan, hindi lang para sa grade. Ginagawa natin yan kasi meron tayong values, attitude, and behavior na mapupulot from those activities na ginagawa natin sa mga modules. Next, number 3 is group belongingness. Ano yung challenge dito when it comes to group belongingness? An adolescent wants to belong. Yun yung kayo. Diba? Yung sinasabi natin sa previous video na parang mas ayaw mo kay parents sa bahay, hindi mo nakilala yung mga magulang mo, mga kapatid mo, mas gusto mo na sa barkada. Bakit kaya ganun? Ayaw mong mabilong sa family, pero nagsisik ka, naghahanap ka ng sense of belongingness sa mga kagrupo mo. Anong nangyayari sa akin, sir? Bakit hindi ko maintindihan? Dati ang close-close ko sa mga kapatid ko, tapos ngayon parang ayaw ko sila makita. No? Mas gusto kong mas kapatid pa, mas kadugo pa ang turing ko sa mga kabarkada ko kaysa sa mga kapatid ko. So kapatid, kasi nangyayari talaga yan, pinagdaraanan talaga ng lahat ng tao yan. While there is an urge to be independent and autonomous, no? Yun niya, gusto nyo maging independent from your parents. There is also an urge to seek a replacement, no?
Kaya ayaw nyo sila parents kasi gusto nyo ng replacement. Naghahanap kayo ng bago, no? For this support system, this time in the form of social groupings such as school friends, memberships in organizations, and community. So yun yung hinahanap natin ngayon, no? Doon kayo, kaya ayaw nyo na sa mga magulang ninyo, sabihin natin ganun, mas gusto nyo tumagal sa school kasi pag umuwi, parang hindi nyo nakilala yung mga inuwian ninyo, mas kilala nyo yung mga nakikita nyo sa school, mas kilala nyo yung mga kaibigan ninyo. Okay? So, pinagdadaanan ng lahat ng yan. Pero yung nagiging concern natin doon, yung mahirap doon, yung nagiging challenge doon sa inyo, na sinasabi sa number 3, is yung sense of belongingness na up to the point na kapag hindi mo na-provide yung gusto ng grupo mo, no, hindi mo na-provide yung gusto ng grupo mo, tatanggalin ka nila. So, doon nagkakaroon ng challenge na peer pressure. Umiinom kami lahat dito. Pag hindi ka uminom, hindi ka belong sa group. May lakad kami ng ganito. Gabi ang lakad namin. Pag hindi ka nakasama, you don't belong to the group. Yun yung nagiging challenge sa inyo. Okay? So, yung sinasabi ng libro dito sa atin, yung kanyang advice, when joining informal groups, dito na ako sa page 53, when joining informal groups or organizations, be very aware of peer pressure that says, do this or you don't join our group because you are not like us. Healthy and wholesome organization, respect the individuality. Mga kapatid, kung maghahanap kayo ng kaibigan, please make sure na yung kaibigan na mahahanap ninyo ay parang yung kanina din doon sa sexual relationships na sinasabi ko. Dapat you lift each other's up, no? Hanapin niyo yung grupo, yung kaibigan na tinutulungan ka. Hindi pinapakopya, ha? Magkaiba kasi kayo, parang ganun kayo ngayon, eh. Mas pinapakopya kayo, mas kaibigan yung turing ninyo. Kayo namang mga makakapal ang mukha, palibhasa may kailangan kayo, ang babait ninyo doon sa mga taong may alam na binibigyan kayo ng sagot sa module, no? Hindi ganun. Mas maganda yung kaibigan na kapag literal na kailangan ka, hindi lang sa academics, ay nandyan. Yun yung hanapin yung kaibigan. Hindi yung kaibigan na tatanggalin ka sa academics, yung wag na mag-aral, no? Wag na tayo mag-submit ng module. Ang pangit na kaibigan yun. Ang tunay na kaibigan kasi tinutulungan kang umangat sa buhay. Yan yung mga tipo ng kaibigan na kapag matanda na kayo, utangan ka lang ng utangan, no? Kasi pinapababa ka ng pinapababa. Yung tunay na kaibigan, yung nagiging magkasosyo kayo sa pagtagumpay. Nagiging sandigan ng isa't isa, hindi yung isa ay pabigat, no? So, ganun pumili ng kaibigan. Hindi yung pinipressure ka na maging parte ng maling bagay. Doon ka sa kaibigan na pinipressure ka na maging best version of yourself, no? Doon kayo, yun yung piliin mong kaibigan. Next ay health and nutrition. Gusto ko lang itakil dito kasi, pero sa discussion natin ng coping with stress, mas ma-stress ko pa doon lalo, no? When it comes to health and nutrition, dahil nga ang gusto ko lang bigyan ng ano talaga dito, yung pagpupuyat ninyo, no? Lack of sleep and poor eating habits often result in disaster. Learn to listen to your body, no? So anong ibig sabihin nun? When it says learn to listen to your body, ibig sabihin kung ano yung nararamdaman ng katawan mo, kung medyo hindi, meron ng hindi mali. Kunyari, gumigising ka ng alas 10 ng umaga, tama ba yun? Kunyari, natutulog ka ng alas 3 ng madaling araw. Yun yung sinasabi natin na learn to listen to your body, kasi hindi yun yung body clock ng tao. Kapag gabi, dapat natutulog. Kapag umaga, dapat magigising. Okay? Isa pa, no? Sa lack of sleep, ang daming makukuha ang sakit kapag hindi nakapag-regenerate. Alam, hindi ko kayong mapipilit na matulog ng maaga. Pero alam nyo yung scientific explanation na kaya ka natutulog kasi nagre-regenerate, nagre-rejuvenate ang mga brain cells mo. Kaya tinan nyo pag mga puyat kayo, no? Ang hirap mag-isip sa umaga. Sabihin natin yung mga mainginom, kasi umiinom din naman ako. Bakit kaya kapag may hangover, kapag puyat, tapos may alak nung gabi, ang hirap mag-isip kinabukasan, yung sinasabi ng iba, hangover. Bakit kaya ganun? Kasi nga, hindi nakapag-rest ang utak mo ng tamang oras. Ganun din sa mga nagpupuyat, no? Yung mga alas 3 ng madaling araw, meron pang pachat. Mga alas 3 ng madaling araw, meron pang
ano to, nanonood pa ng mukbang, sabihin natin. Basta naglalaro pa. Then magigising ng kung anong oras ng tanghali. Hindi tama yung body clock natin. At kala natin mahina lang talaga tayo mag-isip. But in reality, hindi ka mahina mag-isip. Hindi mo kasi binibigyan ng chance ang katawan mo at ang isipan mo ng proper sleep. Sa edad ninyo, dapat 8 hours ang tulog ninyo. No? Kaya lang, tingnan nyo, 2 hours ang tulog ninyo, lalo na kung nanonood pa ng mga episodes ng Korean. Diba? Minsan 2 hours lang ang tulog, tapos gigising na kasi merong tatawag na teacher ng 7:30 mag-online class. No? Kaya ang sakit sa ulo. Kala ninyo okay lang yon, pero hindi, pinaparusahan ninyo yung inyong katawan, yung mga brain cells ninyo. No? Yun yung gusto kong bigyan ng focus dito sa health and nutrition. Sleep. No? Matulog kayo ng tama, matulog kayo ng mahimbing. Doon kasi nagre-rejuvenate yung ating mga brain cells. Kaya, for example sa akin, mas gusto ko na matulog na maaga and early riser, no? Mga 5, ano yan, gising na yan ako. Kasi sa umaga, pinaka-fresh yung utak ko. No? Kapag galing ako sa tulog, kapag nag-review ako ng mga lessons ko, mas fresh ako sa umaga. Yung utak ko, mas klaro-klaro. Kasi pag hapon, inaantok na yan ako. Kasi, wala. Na, kumbaga na naubos ko na yung utak ko nung umaga. No? Kasi yun yung pinaka-productive part of the day ko. Ngayon, kapag oras ng tulog, itutulog ko kasi gusto ko maging fresh na naman ang utak ko the following day para maging productive ako sa pagtuturo. No? So, sa kayo, para maging productive din kayo sa pag-aaral at nabibigay niyo yung 100% ninyo in terms of your studies, give your brain cells a rest. No? Pagpahingahin ninyo. At makukuha niyo lang yung pahinga na yun kapag natulog kayo ng maganda, ng tama, ng mahimbing. Okay? Number 5 is developing or regaining self-esteem. No? So, yun. Are you having difficulty acknowledging your strength and positive traits? No, nakita ko na, na-browse ko na yung ibang sinabit nyo sa akin regarding your strength and weaknesses. Now, if you are having difficulty in acknowledging, many experienced life coaches and facilitators for personal growth often observe how many adolescents, okay? When it comes to regaining, maraming mga life coaches, no? For example, sa akin, no? Kahit I'm trying hard na magsulat dun sa mga notebooks ninyo, baka kasi sa mga sinasabi ko, sa mga sinusulat ko, merong iilan sa inyo na makapag-regain ng kanilang self-confidence and self-esteem, no? Kasi maraming nakakasira. For example, sa bahay natin, ang ganda-ganda nung ginawa mo pagkatapos inokray lang ng parents mo, kaya ng mga tito-tita mo, no? Nakaka-lose ng self-esteem. Ako, teacher na ako, minsan, kapag merong hindi nakaka-appreciate na mga tao, minsan nasisiraan pa rin ako ng loob. Pero nga, yung meron akong coping mechanism, yung ginawa nyo rin, no? Meron akong mga coping mechanisms. Kapag merong nang-da-down sa akin, kayo kasi, pag may nang-da-down sa inyo, pwedeng hindi nyo pa alam yung gagawin ninyo. Sa akin kasi, kapag merong nang-da-down sa akin, meron akong coping mechanism doon. No? Alam ko na yung diskarte doon. No? Kaya kahit na i-down mo pa ako, sabihin mong putot ako, maliit ako, malaki ang tiyan ko, whatever you want to call me, okay lang, hindi na ako ganun ka-sensitive. Unlike nung nasa edad nyo ako. No? Sa edad kasi na yun, napaka-sensitive. Parang kailangan perfect lahat. Kailangan perfect yung kutis, kailangan perfect yung ito, perfect yung height, no? Perfect yung figure. Kailangan walang blemishes sa mukha, no? Kailangan perfect kasi pag napuna gusto ko maging perfect self, tingnan physically kasi baka pag may narinig akong hindi maganda, kunyari na na-okray ang aking pananamit, wala, so masisira na yung self-confidence ko, no? So, ano yung proper doon? So, si Libro naman, may sinasabi din sa atin si Libro. Kasi merong mali sa upbringing natin. May mali din sa pananaw natin, sa principles natin. Na kung ano kasi yung nakikita natin sa TV, yun ang pananaw natin sa maganda or sa gwapo, sabihin natin. For example, si Barbie doll. Yung mga naglalaro ng Barbie doll nung maliliit pa sila, ang feeling nila, yun ang itsura ng maganda. Maputi, blunt ang buhok,
sexy kasi yun ang nilalaro nila nung bata. Kala nila yun yung maganda. Ngayon, pag lumaki sila, kayo, nakikita nyo na hindi nyo nagiging kamukha si Barbie doll. Actually, kabaliktaran kayo ni Barbie doll. Si Barbie doll, blonde, ikaw maitim ang buhok mo. Si Barbie doll, maputi, ikaw hindi. Si Barbie doll, sexy, may figure, Coca-Cola body, ikaw hindi. So, nagkakaroon ng may mali dun sa upbringing. Kasi, ang tingin mo sa sarili mo, hindi ka maganda kasi si Barbie doll ang image ng maganda. Kaya tinan nyo ang daming Pilipino, no? Kasi ang kulay natin ay dark, no? Dark talaga tayo mga Filipino. At sa ibang, sa first world country, for example, European and American na mga color, sila yung nakikita natin dahil sila yung mananakop nung mga panahon, nung unang panahon, itong mga kulay puti, mapuputi, ang mananakop, at ang mga sinasakop ay tayong mga Indio, tayong mga ganitong kulay, no? African ang kulay, brown race ng Asia, dahil tayong sinasakop, feeling natin merong overpowering ang puti kesa sa darker color, kasi darker color tayo. Now, ang mentality natin, as long as hindi ako nagiging maputi, hindi magiging maganda ang tingin ko sa sarili ko. Kasi yun ang kulay ng mga Amerikano, ng mga Europeo. Kailangan ma-achieve ko yung pagiging tisoy na yun, pagiging tisay na yun. Kasi as long as dark ako, sa iba ha, as long as dark ako, hindi ako maganda. Hindi ako superior as long as dark ang aking skin. Kaya anong ginagawa ng iba? Lahat na lang ng whitening. Yung iba hindi lang basta whitening ang ginamit, nagpatarak pa ng mga anong tawag dito? Glutathione, no? Nagpapa-inject ng gluta just to achieve that white complexion, no? Kasi nga ang mali kapatid hindi ikaw. Ang mali ay ang mentality ng ating lipunan. Yung mentality, ang tawag ko diyan is colonial mentality, no? Dahil yun ang itsura ng maganda. Yung nakaraan lang sa KMJS, may ganun, ang dami niyang pinapalitan sa mukha niya. Oh, pero maganda naman, ano? Maganda naman yung naging na-develop yung kanyang self-esteem dahil naging, pero hindi mo kasi kailangan umabot sa ganun, no? Hindi mo kailangan umabot sa ganun kung kung tama lang yung upbringing mo, kung tama lang ang pagkakakilala mo at pagkaka-appreciate mo sarili mo. Porket ba hindi ako maputi? Wala na akong karapatan? No. No? The true beauty of a Filipina or a Filipino is a being Filipino. Kung ano yung kulay ng ating pagiging Filipino, dapat dun tayo maging proud. Kasi ikaw yan. Maging proud ka kung ano yung kulay mo, kung ano yung, ano ba to? Yung mga sinasabi dito. Ha? Sa height mo, hindi naman natin kailangan kaya talaga maging matangkad. Sa height natin sa Pilipinas, talagang ganito na tayo, no? Maswerte na lang kung nalahian ka ng ibang na mga matatangkad na lahi. Maswerte na lang kung ganun. Okay? But really, ito yung pagiging Pilipino. And we cannot do anything with regards to our being a Filipino and but to accept. Okay? So, pero yun yung point dun nung sinasabi sa regaining self-esteem, especially when it comes to complexion, the color of your skin, no? Nawawala minsan tayo ng kumpiyansa sa sarili natin, nawawalan tayo ng appreciation sa sarili nating ganda kasi hindi tayo maputi, no? Parang pag hindi ka maputi, hindi ka maganda, ganun yung mentality natin, which is definitely wrong, no? Hindi ganun yun. Yung mga tao na pinipilit yung ganung klase ng pagtingin sa iba, no, na pag hindi ka maputi, hindi ka maganda, yun yung merong mga colonial mentality na tinatawag, no? Kaya nga ako, diba, pag sinasabi may maputi, may maganda na babaeng maputi, ako hindi ko sinasabing maganda. Usually ang sinasabi ko in a sense, nasa concept siya ng joke, pero may laman. Ang totoo naman kasi, mga kapatid, hindi naman talaga maganda yung tao. Maputi, oo. Pero kung pag pinaitim ko ba yan, magiging maganda pa rin ba yan? No? Nasa concept siya ng joke, pero gusto ko lang magkaroon ng mentality yung mga kausap ko na hindi porket maputi, maganda na agad. No? Hindi porket tisoy ay guwapo na agad. Hindi. No?
Pwedeng tisoy lang siya pero pangit naman talaga. Sabihin natin gano'n na biro lang. Pwedeng sabihin natin maputi pero hindi naman talaga maganda. No? Magkaiba kasi yung maputi na maganda, iba yung maputi lang talaga. Okay? So yun na, wag kayong madi-discourage if hindi nyo kamukha si Barbie doll. It's just a doll. No? Hindi nyo kailangang i-relate yung sarili nyo. Hindi nyo kailangang i-fit yung beauty ni Barbie nyo sa isa lang na manika. Na to consumerism lang din naman yan eh. Next is roles, no? When it comes to our roles, doon yung nagiging challenge sa atin when it comes to our roles, yung activity na gagawin ninyo sa number 1, no? When it comes to roles na ginagampanan natin. Ayun, nauna ko na pala to kanina doon sa nasabi ko na to dun sa academic concerns, yung ating mga roles na sinasabi. Okay, so ideally, sa second paragraph, ideally, balancing the time between these roles may help the adolescent in adjusting to the situation. Kaya mahalaga na pinapagawa ko sa inyo yung ito, yung roles dito sa table na to. Kasi baka mamaya napipressure kayo ng mga gampanan nyo sa bahay. Sabi ko nga kayo na hindi lang kayo basta nag-aaral. Ate rin kayo, kuya din kayo, anak din kayo. Nakikisama pa kayo sa bahay. Yung iba sa atin nakikisama pa sa bahay. Kaibigan din tayo. No? Lola, lolo, apo din tayo ng mga lola. I mean yung maraming in-expect sa atin yung mga tao na nakapalibot sa atin. And each person na nakapalibot sa atin, meron tayong role na ginagampanan sa kanila. Hindi mo maaalis na ate ka sa mga kapatid mong nag-aaral. Hindi mo rin maaalis na anak ka sa iyong mga magulang. And dahil pag pinagsama-sama, especially this pandemic time, pag pinagsama-sama lahat ng mga responsibilities na yan, parang nakakasakal, parang hindi ko na alam kung anong uunahin ko. Okay? Makakatulong sa inyo in terms of roles, makakatulong sa inyo kung makakwalify ninyo, no? Ang sabi dito ay ideally kung mababalance ninyo yung time, and to balance the time is to answer yung table, no? Para mabalance ninyo yung oras na ibibigay nyo sa mga bagay-bagay na yun. Okay? Specify nyo sa parents ko ano yung roles ko, ano dapat yung values na ginagawa ko as a sister or as a brother, ano dapat yung ginagawa ko, ano yung responsibility ko. Specify nyo. Hindi yung kasi panagminsan pa nagwa-wonder lang tayo kapag nag-iisip lang tayo ng roles natin and responsibilities. Kapag hindi siya nakasulat, ang daming pumapasok sa isip natin. Kaya parang ang bigat sa isipan natin. Pero pag sinulat nyo yan, nababawasan yan. No? Kung nahihirapan kayo sa mga responsibilities nyo, try to write it down. No? So advice ko rin yun, ano, sa mga gumawa kayo ng mga to-do list, no? Sa pang-buong araw ninyo. Ako sa cellphone ko, ginagawa ko palagi yung to-do list. May app ako sa phone ko na ganun, na para siyang sticky note sa cellphone ko na alam ko yung gagawin ko kinabukasan, naka-specify siya. Kasi pag sinulat ko, hindi ako mararattle, hindi ako ma-pressure kasi meron akong to-do list. Alam ko yung mga priorities ko for that day. At kapag hindi ko ginawa yon, nako, nagra-rumble-rumble sila. Minsan pala, next week ko pa pala kailangan yon. Nararattle na ako ngayon, na-stress na ako ngayon, pero hindi naman pala dapat. Pero kapag nalaman ko kung paano siya i-prioritize, nilagay ko siya sa sticky note, sabihin natin sa app, pag nilagay ko siya sa sticky note, titingnan ko lang yung, kunyari, wala na akong ginagawin, na-achieve ako, kunyari, tapos na ako nito mag-record. Titingnan ko yung to-do list ko. Ah, okay, ito ang gagawin ko. So, hindi ako mapipressure na may exam na pala next week. Kasi next week pa yon. Next week pa yung schedule ko for that exam. So ngayon alam ko yung schedule ko after ng video. At hindi ako nararattle, hindi ako napipressure na gawin yung mga bagay na dapat kong gawin kasi may time frame ako. No? So yun yung kahalagahan doon. So when it comes to responsibilities, ganun din dapat. Dapat na-specify natin, sinusulat natin kung ano yung mga ano. Para nakakagaan sa pakiramdam. Hindi siya mawawala, pero nakakagaan. Kasi alam mo yung ipa-prioritize mo. Next is material poverty. Okay, so yun, minsan wala tayong magagawa talaga kapag alam mo ngayon, dami na wala ng trabaho, nakakadagdag pa ng pressure. So ayun, again, ganun ulit. Wala tayong magagawa sa sitwasyon,
ang dami rin nagtanong. Mayroong isang mabigat na tanong doon akong sinagot sa mga, alam ko taga St. Anne yung nagbigay ng question na yun. Sabi niya, bakit ba hindi pwedeng mawala yung problema? No? Bakit ba kailangan danasin ng tao ang problema? Actually, yung response ko sa kanya is we can't do nothing with when it comes to our problems. Pero pwede tayo mag-adapt sa problema. Ang problema, hindi yan mawala. Ang magiging edge lang natin sa buhay na to is paano natin i-resolve ang problema, paano tayo mag-a-adapt dun sa problema. Kasi yung problema, hindi mawawala yan. Ngayon, namumroblema kayo sa mga problema kasi hindi nyo alam kung paano solusyonan ang problema. Kaya nga kayo nag-aaral, kaya pagalingin nyo yung sarili nyo in terms of mentality and physically, pagalingin nyo yung sarili nyo, maging matalas kayo sa pag-isip, maging malakas kayo sa pangangatawan, yun lang ang kailangan nyo gawin. Kasi yun yung kailangan nyo para madeal nyo yung mga problemang dumarating. Kasi nga, kung hindi ka na nag-aaral, pag may dumating na problema, paano mo siya maididil? Eh, hindi ka nga nagbabasa ng libro. No? Hindi mo nga iniintindi yung mga lessons. Eh, malay mo, kahit mathematics yan, may application yan na hindi mo lang ma-realize. Oo, algebraic expression yan, equation yan, parang hindi naman ito, sir, pwedeng gamitin sa palengke. Diba? Yung mga pilosopo, mga estudyante, ganun. Oo, hindi. Pero yung process ng pag-iisip mo kung ano yung sagot dun sa equation, ganun din. Kung isipin natin, kaya nga siya math problem. Hanapan mo ng solusyon yung math problem. Ngayon, si math, tanggalin natin, lagay natin si life. Life problem. Ngayon, dahil sa math problem pa lang, tamad ka na mag-isip kung ano yung solusyon dun. Pag nilagyan nyo ng life problem, mas tamad ka nang isipin. So, ano gagawin mo na lang? Madidepress, ma-stress, malulungkot. Kasi nga, wala dun yung eagerness mo na isolve yung problema. Kasi nung math problem pa lang siya, tamang asa ka na lang din sa sagot ng iba. No? Ngayon na, sige, sabihin natin nakapagtapos ka, yung math problem na palitan ng life problem. Ngayon, aasa ka na lang din ba sa tulong ng iba? Kasi nga, hindi na practice yung pag-iisip sa'yo, yung processing ng pag-deal dun sa problem na yun. Regardless kung siya ay math problem, kung siya ay life problem. So, yun yung mga sinasabi ko na, oo, pag-aaral lang yan, oo, mathematics lang yan, oo, hindi yan magagamit sa palengke, pero yung proseso ng pagkatuto, yung proseso na nag-strive ka para isolve yung problem, yung proseso na inintindi mo kung paano isolve yung problem, pag problema na sa buhay yan, doon ka rin magiging magaling. No? Kasi nandun yung diligence, nandun yung perseverance na na-develop mo while you are still studying. Okay? So, yun din. We cannot do nothing with our situation. Ganito talaga ang mangyari. But, we can always adapt. Kaya naman tayo naging tao. Kaya nga tayo nag-evolve. No? Pero kung hindi ka na nag-evolve, yun. So, Charles Darwin na kasi yung sinasabi ko. Ngayon, kung hindi ka na nag-evolve, you need to disappear ka sa mundo. No? Kung hindi mo kayang i-deal yung mga problema. No? Kung hindi mo alam kung paano mag-evolve into a better version of you because of those problems. Nandyan yung problema kasi yan yung stepping stones natin para maging magaling tayo sa buhay. No? Ngayon, kung simpleng problema nga hindi mo kayang lampasan, how much more yung mga following problems. Okay? Number 8, may discussion si book dito regarding parents working abroad. Kung hindi ako nagkakamali na natakel ko na to kanina, pero in sense of love, yung emotional need, no? So yung mga parents na merong kailangang umalis for abroad, merong nami-miss dun sa bata. Hindi ko alam, hindi ko kayo kilala lahat, pero meron tayong mga estudyante, meron kayong mga kakilala na yung parents nila kailangan mag-work abroad or kailangan umalis sa kanilang tahanan, nawawala yung emotional need na yun, no? For example, si nanay ay umalis, no? At nagtrabaho sa ibang bansa, yung aruga ng isang ina ay nawawala. Kaya yung mga rebellious na mga anak, ano, again, hindi ko kayo kilala. Pero kung kompleto pa yung pamilya ninyo, please appreciate, kasi hindi lahat ay merong ganyang pamilya. Na? Merong mga wala ng magulang,
merong mga iniwan ng magulang, merong mga magulang na napilitan silang iwan dahil para sa kinabukasan nila. At ang namimiss doon ay yung kanilang aruga. For example, nanay ang nawala sa'yo. So hindi mo ma-feel minsan yung mga lalo na yung mga pinagkakatiwala sa mga kakilala, sa mga ibang kamag-anak, kasi aalis yung magulang. Iba yun, no? Kasi nakikita ng bata na doon sa family ng kanyang pinsan, okay yung bakit ba't yung nanay ko hindi napa-feel yun sa akin, ba't yung tatay ko hindi napa-feel yun sa akin. So merong missing doon sa emotional need nung tao. Okay, so anong gagawin doon? Support systems, sa last na ako, support systems are necessary for growing persons. Therefore, an adolescent with parents who work abroad should be able to identify people he can trust and lean on to support whenever he needs it. Okay? So, ang kailangan natin, kunyari kayo ngayon, ano? Meron kayong emotional need, merong lacking sa inyo because nag-abroad si parents or nasa ibang lugar si parents at nagtatrabaho. Anong pwede nating gawin? So, unang-una dapat sa magulang, alam niya kung kayo niya pinagkatiwala yung kanyang anak. Now, kung ikaw ang anak, ikaw yung nasa sitwasyon na ganyan ngayon, yung support system, mahalaga yung pamilya. No? Kaya yung iba sa inyo, may mga in-advise ako doon, please, talk to older people. No? Minsan sa atin, ayaw natin kausap yung mga matatanda. No? Pero mga kapatid, kahit na sabihin kasi tumitingin tayo sa estado porket matanda at walang hindi ganun kaganda yung trabaho, ang tingin natin, walang maitutulong sa atin. Hindi pa patid, kaya umabot yan ng katandaan, kaya umabot yan sa ganyang edad, kasi magaling siya sa buhay. No? Ngayon kaya yun ang advice ko palagi, please talk to older people with wisdom. No? Makipag-usap kayo sa mga tao, sa paligid ninyo, talk about life. Paano niya na-resolve? Ano pong kwento ng buhay ninyo? Yung simpleng ganun lang, matuto kayong makinig. Ano pong nangyari sa buhay ninyo? Simpleng ganun lang pag nagkwento yung matanda regarding life, marami kang mapupulot. Marami. Ako, ganito ng edad ko, pero ba't kaya mas gusto ko makipagkaibigan, pag umaalis ako pag nasa ibang lugar nung wala pang pandemic, mas pinipili kong makipag-usap dun sa mga matatanda ng lugar, yung nasa immersion. Ano. Mas gusto kong kausapin yung mga matatanda sa mga tagbanwa tribe. Bakit? Kasi yun talaga mga danas na yun sa buhay. No? Kung hirap lang din ang dinanas sa buhay, alam nila kung paano i-deal yung hirap. No? Kaya hirap hindi lang financial, ya, pati yung hirap sa buhay talaga na pinagdaanan. Talagang alam nila kung paano i-solve. Pero hindi lahat ng mga matatanda ay nakapag-aral na maayos. Hindi sila mga professional. Pero mga kapatid, ang galing-galing nila sa pagresolba sa mga problema sa buhay. Yun din yung gusto kong, kaya yung ina-advise ko sa inyo. Kasi minsan kapag kaedad natin yung kausap natin or na below pa sa edad natin, anong mabibigay na advice nun? It's like blind leading the blind. No? Oo, hindi ko sinasabing mali ang makipagkaibigan, mahumingi ng advice sa ating mga kaedaran, pero merong certain aspect and questions and concerns regarding life na hindi kayang sagutin ng ating kaedad. Kailangan natin ng mas nakatatanda para maging tama yung ating mga gagawing decision. Next is career choice. Okay? So, ito na. So, ang career choice nyo, is nasa senior high na kayo. So, possibly, you are already starting to, or already, no? Dapat meron na kayong ano nito, meron na kayong option regarding your career choice. Okay? So, pero basically, dito sa libro na to, merong specific topic when it comes to career choice. Ano yung mga do's and don'ts? O, pwede nyo nang lundagan agad kasi ang nasa chapter 15 and 16 siya ng ating libro. Chapter 15 and 16. Pwede nyo nang i-ano doon. Para makita nyo yung mga checklist. Paano ba sir, ano, pumili ng tamang course sa college? Kasi yung turn ako eh. Meron akong gusto, pero kailangan na ng tulong ng pamilya ko. Alin ang uunahin ko doon, sir? Isasakripisyo ko ba yung pangarap ko para sa kapakanan ng aking pamilya? O uunahin ko yung pangarap ko bago yung aking pamilya? So, yung iba kasi sa atin, doon na tayo na natuturn, no? When it comes to career choice. Gusto ko sana mag-enroll sa School of Music. No? Kaya lang, ang magandang trabaho ngayon sa IT. No, ang magandang trabaho ngayon ay sa education.
ano bang uunahin ko. Okay, so yung mga challenges na yan when it comes to career choice, pwede natin, pwede nyong i-advance sa 15 and 16. Okay? Yun. Next is relationships. At home, a female adolescent who desires autonomy and independence will encounter more parental objections. Okay? Ay, ito na. When it comes to relationships, yung pressure natin, ano yung nagiging challenge when it comes to relationships? Hindi lang sa romantic relationship, ano? Actually, doon nga tayo nagkakaroon ng problema. Yung pagnanais natin na magkaroon ng romantic relationships, nagkakaroon ng damage sa ating family ties, sa ating family relationship, ano? Nagkakaroon siya ng conflict, no? Kapag minsan gusto nating makasama yung si Jowa, eh hindi pa legal. So nagkakaroon ng, aminin nyo, doon nagkakaroon ng problema talaga sa bahay. Kayo, especially kung babae kayo, doon nagkakaroon ng problema sa bahay. Okay? Among friends, second paragraph, among friends, adolescents can be more relaxed. This is the stage when friendship develop easily and frequently. Yun. So, mas nade-develop yung friendship ngayon. Sometimes that friendship leads to romance. At doon nawawala yung role ng ating mga magulang. Parang tinatanggalan natin sila ng karapatan sa atin. Kasi mas pinapakinggan na natin yung ating mga kaibigan, minsan yung ating karelasyon, mas yun yung pinapakinggan natin kaysa sa ating mga magulang. Okay? Again, when it comes to relationship, palaging advice ko lang, wala pa sa 10% ng mga sa edad nyo ngayon ang makakatuluyan nyo. Kunyari, may jowa kayo ngayon, hindi to sumpa na reality ito. Talagang bihira, no? Bihira na siya yung makakatuluyan mo. Bakit? Ngayon kilala mo siya kasi isang school kayo. Paano pag umalis ka na dito sa Coron? Marami ka makikilala doon. Ngayon pag nagkaroon ka ng trabaho, magkakaroon ka ng mga ibang katrabaho. Parang kung nag-abroad ka pa. Diba? Kaya kung, hindi ko sinasabing mali na nasa relasyon kayo ngayon na. Ang sinasabi ko lang, know your priorities. Ngayon kung napapalitan na ng relasyon nyo, yung responsibility, yung pakikinig sa mga magulang ninyo, because of your relationship now, mag-isip-isip ka. No? Kasi hindi lahat ng relasyon pang matagalan. Ang pamilya mo hindi kayo iwan simula ngayon, hanggang sa magtrabaho ka, hanggang sa tumanda ka. Family is family. Pero kung isasakripisyo mo yung buhay mo para lang kung kanino ka ngayon, doon tayo may problema. Doon ko hindi yun maiintindihan. Kaya pinapaintindi ko. Okay? Next, with regards to values and belief, yung nagiging challenge dito ay the challenge of knowing what is important and of great value to an adolescent is linked to one's self-concept and identity. So, dito na nade-develop yung ano nyo. Kapag sinabi na values and beliefs, ano yung nagiging conflict dun, sir? Ano yung nagiging challenge dun? Hindi ko kasi alam kung dilawan ba ako o DDS ako eh. No? So, may mga ganun tayo. Kasi, especially when it comes also to religion. No? Minsan sinasabi natin kung ano yung tama para sa atin. Doon nagkakaroon ng challenge. Kasi minsan yung sinasabi natin kahit na hindi na tama, porket yun yung ating mentality, kala natin yun na yun. No? Pero in reality, hindi naman. Yun nagiging challenge doon, yung values and beliefs sa politics and sa religion. Ayun. Next, yung other challenges na sinasabi dito would sometimes lead us to depression. Okay? Lahat naman siguro ng challenges doon tayo dinadala sa stress and depression. So, yung magiging next topic ko sa following video is coping with ano yun? Coping with stress. No? So, ngayon ay ano yung mga challenges nyo? So, nilahad ko lang kung saan kayo nagkakaroon ng problema. Ang next topic, next video ko is with regards to how can you cope? Ano yung mga coping mechanism? Ano yung mga solution, advice na pwedeng sabihin ng libro at ni sir dun sa mga problems natin. Okay? So for your
activity, ito lang naman yung activity. So, paki-fill up yung mga roles ninyo sa inyong, sa mga, ano na to. The values I need to fulfill my role effectively. So, ibig sabihin yan, ano yung mga roles na, ano yung mga values na kailangan mo dyan. Pag sinabi nating values, yung mga previous discussion natin. So, hanapin natin ano ba yung mga dapat values ko as a student, no? To fulfill my role. So, nandun yung diligence, nandun yung perseverance, na paulit-ulit ko sinasabi. May responsibilities based on my role. Dito naman, sabihin natin, based on these roles, what do you think are your responsibilities and what are expected of you? Ano yung inasahan sa inyo sa mga role? As a student, for example, ako, teacher nyo, ano yung mga responsibilities base dun sa role niyo? And what are expected of me based on my role? So, ako ba magsasabi? So, kayo na magsabi dun kung ano yung role nyo as a student. No? Ano yung role mo as a student? At ano yung values na kailangan mo dun sa role mo as a student? Ulitin ko. Dun sa dulo, what are expected of me? So, as a student, ano yung in-expect sa'yo ng teachers mo or ng school? Sa my responsibilities based on my role, ano yung mga responsibilities mo as a student para sa'yo? No? Now, para ma-answer mo rin yun, dapat alam mo yung mga values na kinakailangan as a student. No? So, iba rin yung mga values as a member of the family. Okay? So, yun lang. And next video natin is coping with mechanism. Okay, so salamat ulit sa mga nagtiyaga sa isang oras na discussion ni Sir Erald. Maraming salamat po.